Hello guys! Ngayong araw pala ay pupunta kami sa pulo na ang ibig po sabihin ay island. Dahil nga holiday ngayon at San Juan, kailangan hindi tayo magpapatalo. Kaya kailangan din natin maligo sa dagat. Dahil tuwing June 24, lahat ng mangingisda ay kailangan umikot sa pulo. Gaya na nga ng sabi ko, ang pulo ang ibig sabihin po nun ay island. Dahil ito na nga nakasanayan nila na tuwing June 24 ay mag-iikot sila. At dahil nga may classmate kami na malapit sa dagat at may pump boat din sila, kaya sumama na lang kami. Hello po sa inyo! At sa totoo lang, parang hindi kami makakasabay sa kanila. Dahil ngayong kaibigan ko, nakapit bahay ko lang, nautusan pang maghugas ng plato. Hi! Tapos yung isang classmate ko naman, panay chat na aalis na daw. Mag-iikot na daw kami sa island. Kaya ang ginawa ko, tinulungan ko na lang yung kaibigan ko na maghugas ng plato para makaalis na agad kami. And finally, naabutan pa namin sila at nakasama kami sa Beray. Dahil ang buong akala ko, hindi na namin sila maaabutan. At sa totoo lang, pangalawang ikot ko pa to. Way back 2020 po ako nakaikot dito. Kaya ngayon, maglilibot ulit tayo. Isa din to sa mga gusto ko talagang gawin. Ang sasakay kayo ng bangka, tapos mag-ikot-ikot. Dahil dati, hindi ko talaga nararanasan yung mga ganito. At dahil nga wala kaming bangka, at hindi naman kami sobrang layo sa dagat. Dahil ang tanging hanap buhay namin ay pagiging magsasaka. Pagpasensyahan nyo na po kung sobrang ingay ng background ko gawat may mga manok sa labas. Kagabi ko pa to sana gustong i-voice over kaso naantok ako. Nasimulan ko na talaga to kagabi kaso hindi ko na talaga kinaya yung antok. Kaya natulog ako. Sobrang ina-enjoy ko talaga kung gaano kaganda ang view dito sa island. There are times na kapag hindi kasanay sa mga sasakyang pandagat ay malulula ka. And yes, isa na ako doon. Medyo nalulula ako that time. At umabot na din sa punto na sobrang sakit ng mata ko dahil nga siguro sa araw. At medyo din nakakahilo yung mga alon. Medyo may kalakasan din yung alon kaya ini-enjoy ko na lang bawat ang gulo ng island. Anyway, sa hindi pa nakakaalam kung ano talaga ang pangalan ng island na to, ang tawag po dito is Danhugan Island. Yes po, opo. Tama po ang narinig nyo. Danhugan Island po ito. Medyo malaki din po ang island na to kaya tinatawag namin na Pulo Dako. Enjoy na enjoy nga ako that time dahil basang-basa na talaga yung damit ko dyan. Dahil nga San Juan, mag-expect ka na talaga na babasain ka ng mga kasama mo. Ayun, basang-basa tuloy ako. And honestly, yung cellphone ko that time is malapit na talagang mabasa. At buti na lang, may life jacket kaya tinago ko sa life jacket yung cellphone ko para hindi masyadong mabasa. Dahil sa panahon ngayon, kung wala kang trabaho, hindi ka makakabili ng gamit. Eh yung cellphone pa kaya na sobrang mahal. But anyway, yung mga kasamahan namin that time is na una po talaga sila. Medyo na late lang kami ng konti kasi hinintay nila kami. At itong island na to ay tinatawag din na Agutaya Island. Yes po, dalawa po ang island dito sa amin. After nga naming maglibot sa island, ayan bumaba na agad kami at mag-relax sa gilid. At nung bumisita nga kami sa Pantalan Port, grabe be, ang daming mga tao be. Halos wala ka na talagang pwesto kung gusto mong maligo. At dahil nga maraming tao, nag-ikot-ikot kami dito. And ayan, may mga batang tumatalon. And yes, aaminin ko dati, tumatalon din po kami dyan. Pero ngayon, dahil nasira ng bagyong Odette, hindi na kami makakaakyat unless kung mag-aakyat ka sa isang lubid, kaya medyo mahirap talaga. Kaya hanggang dito na lang mga palangga. Hanggang sa susunod. Paalam!